Magandang umaga po sa lahat! Ayan, mukhang hindi sila nilalamig. Malakas na po ba yung ulan sa labas? Ah, walang ulan. Oh, praise God, at naririto naman tayo pong muli. Na-miss nyo ba yung mga katabi nyo? Oh, kamayan nyo naman sila! Good morning! Batiin nyo sila ng good morning. Kumusta ka? Ayan, punong-puno sila ng energy. Mukhang naubos na nila yung tinapay doon sa likod. Ano? Okay. Maraming salamat po muli at nakita namin kayo at masayang-masaya ang bawat isa na muli tayong magkasama-sama upang papurihin at papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. O sige, hinihingiling ko po ang lahat na magsitayo at tayo po muna ay manalangin. I-ready po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Tanggalin po muna natin yung mga bagay-bagay na nakakagulo sa atin. Mag-focus muna po tayo sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. Father God, we come before you today, laying down our pride, our arrogance, and confess our need for you. We lay our needs at your feet and worship you alone, O Lord. Without you, we are nothing. Teach us how to worship you in all transparency. Fill us with your spirit as we open our mouths in praise to you. In Jesus' name, amen. Isigaw natin sa Panginoon kung
mabuti. Purihin ang Diyos. Itaas ang kamay. Sige nga, subukan natin. Itaas ang kamay. Iwagayway. Isigaw. Ho! Yeah! Kaya nyo ba? Alin at sama-sama, purihin natin siya. Palakpak ang mga kamay! Palakpak ang iyong kamay!
Jesus lang. Andon niya ay kapayapaan, andon niya ay kagalakan, andon niya ay kalakasan sa bawat pusong napapanggan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng masasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Para lang sa kanya, para lang sa kanya. Oh, amen. Bigyan natin ang malakas ang palakpakan na ating Panginoon. Yes, tungan nga na sa ating kapagalan ng puso natin, sa Diyos lang natin masusumpungan ang kagalakan. Sa Kanya lang natin makikita yung kalakasan natin. Sa Kanya natin hinuhugot ang lahat ng lakas. Ang sarap magpuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga na sa kahit anong panahon, Lord, may unos man, may baha, o anumang dumarating sa buhay namin, Panginoon, kami patuloy na magpupuri at sasamba sa iyo, Lord God. Pagkat alam namin, Panginoon, na sa mga panahong ito, Panginoon, ikaw ay kasama namin, Lord, di kami nag-iisa. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, Panginoon. Pupurihin, sasambahin sa lahat ng oras. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, salamat Panginoon sa iyong kadakilaan, Lord God. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Kaluwalhatian
sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan.
oras, Lord. Sa lahat ng oras, Panginoon, hindi mo kami iniwan, Lord. Tunay nga nakarapat dapat kang dakilain, Lord. Para sa iyo ang aming papuri, ang aming pasasalamat. Panginoon, kahit di kami karapat dapat, ngunit ang pag-ibig mo ay patuloy na dumadaloy sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa paglahat ng panahon na ikaw ang aming Diyos. Maghari ka, Lord. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Magliwanag. Ang iyong liwanag ay makita sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Mari na pong makaupo ang lahat. Good morning po, Impact Church! Ayan, nakakatuwa na punong-puno po muli ang ating simbahan na kahit na umuulan paggabi, malamig paggabi, eh, nagising tayo na maaga para sama-samang magpuri sa Panginoon. Kaya palakpakan naman natin ang ating Diyos! Amen! And of course, good morning din sa mga kasama po natin na nanonood through Facebook Live. And of course, gusto po nating i-welcome ang kasama po natin this morning na first time umattend ng ating worship service. Ito matagal ko itong pinagpe-pray. Salamat talaga at nadinig na ang aking prayer. This is an answered prayer for me and of course for June. Ayan. I-welcome po natin si Marinette Aliado. Ayan. At syempre ito, alam kong pinagpe-pray din to ni Grace, di ba? Lahat naman tayo, gusto natin na kasama natin ang ating pamilya, kapatid, pinsan, para nakasama din nagpupuri kay Lord. Ayan, i-welcome natin si Desiree Laguna. Ayan, nandun po sa gilid. Welcome and hopefully makasama pa po namin kayo sa mga susunod na Sunday service. So for our announcements for today, gusto nating batiin ang mga magse-celebrate ng kanilang birthday. So tomorrow po ay birthday ni, correct me if I'm wrong, Divine Grace Bolos. Happy, happy birthday, Divine! At sa August 6 naman po, birthday po ng guwapong-guwapong si Jovit Repuya! Ang dami niyang fans, di ba? At sa August 6, ayan, tatlo po silang birthday celebrant. And pa, si Lordy Ramos, ayan, birthday din ni Lordy, at ni Kuya Eduardo Bobier. Happy, happy birthday. Siyempre, hindi natin makakalimutang batiin ng happy birthday ang ating napakagwapong pastor, si Reverend Raymond Domingo. Happy birthday po, KR. Yun po ay sa August 9. Hintayin natin na pa-Shanghai ni Pastor. Ayan. For our ministry report, ayan, we're so blessed dahil natapos po natin ang ating mid-year upper room. Ayan. At marami po talagang umatend ang upper room. Pero mostly nang umatend po dito, puro kabataan. So next time, we encourage yung mga adults natin na tayo po ay umatend dito, sama-samang manalangin. So hindi naman po ito every day or every week. May schedule po tayo. Kaya i-mark po natin ang ating mga calendars for this. Next po, ayan, magkakaroon po tayo ng Small Group Leader Summit on August 17, Saturday po ito, from 9 a.m. to 3 p.m. dito po sa ating simbahan. Next po ay ang ating campus invasion. Ayan, dahil nagsimula na po ang pasukan sa mga kapartner nating school. Ayan po, nakalagay po dyan sa ating PowerPoint, sa ating mga screen, ang schedule kung kailan po tayo pupunta at mag-iikot sa iba't ibang campuses. So on August 22, tayo po ay pupunta sa Quirino High School at sa CJAS. On September 3, sa Don Quintin Paredes High School at sa Jose P. Laurel Senior High School. Sa September 4 naman po, nakaschedule po tayo na pumunta sa Juan Sumulong High School. Sa September 5 naman po, sa Ramon Magsaysay Cubao High School at sa Carlos P. Garcia High School. At lastly, September 6, pupunta pa tayo sa May San Juan, sa May
at EVL Senior High School po ito sa San Juan na bago at sa San Juan Science High School. So, hindi na lang po tayo dito sa Cubao, Bayan Cubao, hanggang San Juan na po talagang inabot natin. Kaya we encourage na kung wala po kayong gagawin sa mga araw na yan, baka pwede po namin kayong makasama. Makasama po kayo ng ating mga volunteers at ng ministers po natin na umikot mag-invite ng mga mag-invite sa mga estudyante, encourage natin sila dito na umattend ang region, i-promote po natin ang ating simbahan para maramdaman din po nila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Meron po tayong enlistment form na kay Ate Marian. Ayun si Ate Marian sa likod. Kaya kung encourage po kayo to attend, hindi nyo pa sure kung free kayo ng araw na yan, kung ako sa inyo, magpalista din po kayo, ipag-pray nyo na free kayo ng araw na yan para maksama po kayo ng ating mga pastors at volunteers. Amen po ba? Ayan. At of course, ayan, dahil tayo ay magka-campus invasion, hopefully na idala nyo po ang mga baon nyong frutos. Ayan, may mga nakapagbigay na po frutos ng upper room. Ayan, kaya maraming salamat po sa mga nakapagbigay. Makakaasa po kayo na maraming kabataan ang ngingiti dahil sila ay makakakain ng candy. Hindi na po sila aantukin sa klase dahil sila ay magkaka-sugar rush. Ayan, hopefully, ayan. Bye. August 14 na makumpleto na po natin ang kailangan nating frutos para maipack na po ng ating mga volunteers dahil sa 22 nga po ang start ng ating campus invasion. Ayan. So that's all for our announcement. Let's proceed to worshiping our God by giving His tithes and our offerings. So habang nire-ready po natin ang ating mga tithes at ang offering, allow me to read what is written in 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo, depende sa gusto niyang ibigay, hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. So Impact Church, I pray na ang ating mga hearts ay punong-puno ng joy as we give back to God. Okay, good morning. Let me introduce our speaker for today. Some of you, kilala nyo na siya. But of course, nandami tayong mga members na bago pa. No? Marahil hindi pa siya kilala. We are blessed to have a man of God here with us today. He is our leader. He is, we follow his steps. Siya po ang ating district ministry supervisor. And he manages yung yung organization natin sa ating denomination sa Christian Missionary Alliance Churches of the Philippines dito sa Metro Manila, actually kasama yung Southern Tagalog. So malaki po ang kanyang responsibility, but we are so blessed dahil nagbigay siya ng time para umikot po kasi yan siya, no, sa maraming mga churches natin. Bigay siya ng time sa atin dito sa Impact Church para ibigay ang mensahe ng Panginoong Diyos. At napakabuti po niya na DMS para sa aming mga pastor. Siya po ang nag-aalaga sa amin. At he will never fail to ask us kung kamusta na kami. Yan. Kaya he is married kay Pastora Hope at ang kanilang anak na si Chosen. And he's really someone na we look up to because of his faith at saka faithfulness sa ating Panginoon. He's a disciple of our Lord Jesus Christ. Without further ado, let me call on our District Ministry Supervisor, Dr. Samuel Cariño. Palakpakan po natin. All right.
Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yeah, so it's really a joy to be here once again. No? At saka bago yung inyong kwan. Yeah, kasi the last time I spoke here, well, hindi pa ganito eh. Kaya bilog. Kaya mukhang yearly nag-improve, ano? Okay, siguro next time doon na ako mag-speak sa kabila. Iikot. Alright, no? Alright, but anyway, maraming salamat, Pastor Raymond, for this wonderful opportunity to share with you the Word of the Lord. Ako'y nagpapasalamat din dahil binigyan ako ng kalayaan mamili ng aking ipipreach ngayon, ano? Kaya ito po ang aking napili. Okay ba sa inyo yung title na yan? Entitlement. Ano? Kasi alam nyo ba, ang entitlement, isa siyan sa mga nakakasira sa relationship natin sa bawat isa, ganun din sa loob ng simbahan. No? And I believe, kung tatanungin natin ang sarili natin, meron ba tayo nito? Do we have this? That we are entitled? No? Alam niyo, mga kabataan ngayon, feeling entitled. Ano? Tama ba? I have a 13-year-old boy. No? Yung generation na yan, napaka-entitled. Para bagang napakalaki ng utang ng mundo sa kanila. Right? Parang they deserve everything. Right. So pag-aralan natin, ano, let's open our Bibles to 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14. All right. So let me see kung bakit hindi niyo binubuksan yung mga Bibles niyo? Alam niyo, when I was pastoring a church in Silverland for 11 years, I have this assumption that every time you don't bring your Bibles every Sunday, you memorize the entire scripture. Yeah, that's true. Eh, yung pastor nga, nagdadala ng Biblia, kayo pa. Di ba? So, ugaliin po natin, every time we go to church, small groups, prayer meetings, we have our own Bibles. Right? You know the story of 2 Kings, chapter 5, verses 1 to 14? That's why we need to open our Bibles, kasi ito pong paghimay-himayin natin ngayong umagang ito. Alright? So, come on. Let's open our Bibles to 2 Kings because we will find out by the story of this military general na feeling entitled. No? Napakataas ng kanyang entitlement sa kanyang buhay, and we'll find out sino itong general na ito. All right. So, I assume that you have opened your Bibles with you. Now, let me share to you a story. There was a church munting mag-split. Dahil hindi sila magkasundo, buti na lang dito wala kayong flowers, ano? Okay. In a typical alliance church, merong bulaklak 'yan. No? Okay. So nagkaroon ng matinding debate kung anong gagawing bulaklak, no? Plastic ba o fresh? So kalahati ng mga leaders gusto nila plastic para less maintenance. Yung kalahati naman ng leaders gusto ng fresh. So hindi sila magkasundo. Muntik mag-split ang simbahan dahil lang sa bulaklak. Can you imagine that? Now, how entitled can we get? No? We can easily conclude saying that the church would not have suffered if only these women had allowed or swallowed a bit of their pride. Alam nyo ba na kapag nilunok natin yung pride natin, hindi po nakakamatay yan. Kasi wala pang taong lumunok ng kanyang pride na namatay. Alright? So, there's nothing wrong, no? Ako, ilang beses nang nilunok ko yung pride ko kapag sinisita ako, nire-rebuke ako ng aking senior pastor. Masakit, no? Bakit masakit? Kasi totoo. Di ba? Bakit ako nasaktan when I was rebuked by my senior pastor? Bakit? Kasi katotohanan. No? So, all I have to do is to swallow my pride. Eh, brutal yung aking senior pastor. Sasabihin niya talaga sa akin, pag mali ako, mali. No? Pero ang kagandahan, dahil kinakausap niya ako na dalawa lang kami. Hindi naman niya ako kinakausap sa maraming tao. Pero nevertheless, kapag tayo kinokorek,
nire-rebuke tayo, masakit. Tama, di ba? Bakit tayo nasasaktan? It's because totoo. Totoo. Kaya kapag kinausap na ako ng senior pastor ko, tinatawag niya ako, sabi niya, usap tayo. Medyo kinakabahan na ako niyan. No? Dapat na akong makabahan. By the way, my senior pastor is my wife. Okay? Because literal po na siya yung senior pastor ng simbahan. Okay? So, mga kapatid, statements like this are very subtle, ano? Because napakaraming advertisement. Now, tingnan po natin, ano ba yung mga advertisements na yan, no? Sabi ng GCAS, no? Deserve mo yan. Buy that item. You've been eyeing without the guilt, sabi nila. Scan the QR code. Pay later through G-Gives or G-Credit. Diba? Yan ang mga enticement, no? Sabi pa ng Sprite, obey your thirst. Oh, okay? So, YouTube, sabi niya, broadcast yourself. Sabi ng Burger King, have it your way. Alright? Pepsi, live for now. Now, these are very subtle, mga kapatid. Ano? These slogans appeal to our pride. They target and arouse our feelings and self-importance and the sense of deservingness. Now, meron tayong sense of deservingness. Deserve ko to. I deserve that. Alright? Now, ano bang sabi ng Cambridge Dictionary? Pag sinabi mong entitlement, entitlement as something that you have a right to do or have, or the right to do or have something. Entitlement can also be defined as the feeling that you have the right to do or have what you want without having to work for it or deserve it just because of who you are. All right. Now, according to WebMD, sabi niya, entitlement mentality is defined as a sense of deservingness or being owed a favor when little or nothing has been done to deserve special treatment. So which I believe, nakakalungkot mga kapatid, no? Parang sinasabi natin na you owe me attitude. Ito yung klaseng pag-uugali. You owe me attitude. Now, how would you describe a church kung lahat ng nasa simbahan ay puro entitled? Paano mo ilarawan ang isang simbahan na simula sa pastor hanggang sa leaders and members, puro entitled? Can you imagine that? No? The problem is just around the corner. No? There is an entitled person kahit saan tayo pupunta, sa bahay, no? Sa grocery store, sa workplace, sa school, sa simbahan. No? Imagine a church with entitled people. Now, let me share to you, sabi ni isang article, entitlement is poisoning the church. Sabi ni No Garcia, sabi niya, entitlement disguises itself in many ways. We become angry when we are overlooked for our efforts. We become frustrated when we are treated as equals with people. We see ourselves above. Yun ang pananaw natin sa sarili natin. Mataas ang ating pananaw sa ating sarili. Ayaw nating, you know, ayaw kung ka-level lang tayo, dapat mas mataas ako. It actually can feel like oppression, sabi niya. We look for new churches, friends, or jobs when we feel like we are not being compensated for what we bring to the table. We respond, paano tayo tumugon kapag ang isang entitled na tao? By demeaning, gossiping, slandering the people who do not show us respect we think we deserve. Yan ang entitlement, mga kapatid. Now, let's go back to the passage in 2 Kings chapter 5. When it comes to entitlement, we can learn from the life of General Naaman. Sino ba si Naaman? Okay? Let's look at our passage right now. Tingnan natin ang 2 Kings chapter 5, verses 1 to 14. Now, Naaman was the commander-in-chief of the army of King of Aram. No? Siya po ay isang five-star general. Bakit? No?
the king greatly admired General Naaman kasi lahat ng giyera na kanyang pinupuntahan, siya'y nananalo. Wala pang talo itong si Naaman. Kaya proud na proud itong hari ng Aram. So he was a mighty soldier, ngunit despite of his achievement, meron siyang problema sa kanyang buhay. Ano yon? Meron siyang leprosy. Nakakita na ba kayo ng taong may leprosy? Ha? Ketong? Oh, ito ang problema ni Naaman. Despite of his position, despite of his achievements, meron siyang physical challenge. Ang physical challenge niya ay meron siyang leprosy. Sa panahon ni Naaman, ang ketong po, even ngayon, ang ketong po ay nakakahawa. I've seen a leprosarium in Zamboanga before. May nakita akong taong may ketong, wala ng tenga, wala ng ilong. Kasi kinakain niya yung malalambot na parte ng katawan. No? Nakakatakot pala tingnan ang taong walang ilong. Kaya pasalamat ako kahit pango ang ilong ko. Kaya pasalamat tayo, no? Kaysa naman wala kang ilong. Meron naman tayong ilong, kaya lang hindi lang matangos. All right? But look at this Naaman. I don't know gaano kagrabe yung ketong ni Naaman. But nevertheless, despite of all his achievements, no? Magaling na sundalo, hinahangaan ng hari, meron siyang matinding problema. Siya ay may ketong. All right, so one day, he received a news. Now, one of the captives from Israel who serves as a maid at General Naaman's wife, sabi niya, I wish my master would go to see a prophet in Samaria. He would heal him of his leprosy. So kung ang taong may sakit, desperate yan. Kasi alam mo, sa panahon nila, walang gamot ang ketong. Walang gamot. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, may dami ng gamot. But during the time of Naaman, walang gamot. That's why he was so desperate. Nung marinig niyang balita, merong propeta sa Samaria na nagpapagaling, anong ginawa niya? Pumunta siya sa hari at gumawa ng hari ng sulat para sa hari ng Israel. Now, of course, the king wanted but nothing but healing. Yun din ang desire ng hari ng Aram na gumaling si Naaman. So, sumulat siya at sabi niya dito, the man bringing this letter is my servant, Naaman. I want you to heal him of his leprosy. Matindi rin itong hari ng Aram. No? Bakit kaya ganun ang sulat niya sa hari ng Israel? Sinabi niya sa letter na ang magpapagaling ay yung hari ng Israel. Kaya ano yung respond nung hari ng Israel nung mabasa niya yung sulat ng hari ng Aram? Siya ay nagalit, no? Ano pang mas matinding galit? Kasi pinunit niya yung robe niya. Kapag ang isang hari, pupunitin niya yung kasuotan niya, ibig sabihin matinding galit. No? Matinding galit ang naramdaman niya. Kasi para sa hari ng Israel, meron itong political implications. No? Kasi kung hindi niya mapapagaling si Naaman, giyera ba ang ibig sabihin nito? Yun ang political implication noon. Kaya when the prophet Elisha heard the king had torn his clothes, nagpadala siya ng mensahe. Sabi na, why are you so upset? Sabi ni Elisha, send Naaman to me and he will learn that there is a true prophet of God here in Israel. Look at verse 8. No? So Naaman arrives at the prophet Elisha. So automatic, pumunta ka agad si Naaman. He was met by Elisha's messenger who said, pagdating ni Naaman doon, hindi si prophet Elisha ang humarap. Sino? Yung kanyang alipin, yung servant ni Elisha. At ito ang sinabi ng servant, go wash in the Jordan River 7 times and he would be healed of every trace of his leprosy. So that was the instruction given to Naaman. Now instead of following the simple rules, anong reaction ni Naaman? Naaman was very upset. Say sobrang nagalit. Now can you see the obvious symptoms of entitlement? All right?
makita natin yung obvious symptoms ng entitlement kay na ama, no? Let's itemize, no? I give you these symptoms, I will also provide the cure according to what the Bible tells us. The first symptom of entitlement na makita natin sa buhay ni Naaman at this particular story is this: elevated self-importance. Elevated, sobrang taas ang tingin sa kanyang sarili. Anong cure? Value others above yourselves. Listen to his words. Diba? Nung sinabi ng alipin sa kanya na pumunta ka, maligo ka ng 7 beses, anong sabi ni Naaman? I thought he would certainly come out to meet me. Merong expectation si Naaman na itong propetang ito lalabas, no? At imi-meet siya ng propeta. You know, isn't it that makita natin na si Naaman, ano, mataas ang kanyang tingin sa sarili, it's because hindi siya sanay sa ganitong pagtrato sa kanya, di ba? Siya ay isang 5-star general, no? Kaya nagulat siya. Hindi niya in-expect na ganon ang pagtrato sa kanya ng propeta. Because of who he is, sino ba siya? Siya ay isang general. He felt entitled to be welcomed warmly, treated according to his position. But Elisha did not give him a personal audience. Kaya doon nagalit si Naaman. Sometimes, mga kapatid, sa buhay natin, because of our achievements, because of our abilities, because of our appointment, position, we tend to think that people owe us respect and honor. Bring that to the church. Some of us think that we are more important than others because of who we are. No? Nakakalungkot kung meron tayong makitang mga tao na ganito ang tingin sa sarili nila sa loob ng simbahan. No? Ano bang sabi, ito yung expectation na I thought he would certainly come out. Lumabas siya at imi-meet niya ako. Yun ang kanyang expectation. Alam niyo mga kapatid, marami tayong expectations, no? Itong expectations natin sa mga tao, even sa church, ito yung mga unspoken expectation. Unwritten expectation. Nakakalungkot. Pero anong sabi? Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Yan po ang sagot. Kung ang isang tao, masyadong mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. So be humble, thinking of others as better than yourself. Now let's look at the second symptom. The second symptom is excessive sense of deservingness. Sobra-sobra yung sense ni Naaman na, you know, I deserve to be treated. No? Alright, so ang cure, Philippians 4:4, Philippians, no, Philippian. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. Alright, look at verses 11 and 12. Tingnan po ninyo sa inyong mga Bibles. Tingnan natin ang verses 11 and 12. Anong sabi ni Naaman? I thought he would certainly come out and meet me. He said, I expected him to wave his hand over my leprosy and call the name of the Lord his God and heal me. Aren't the rivers of Damascus and Abana and Parpar better than any of the rivers of Israel? Why shouldn't I wash in them and be healed? Alam nyo ba, kung pagmasdan mo itong dalawang verses na ito, no, from verses, two verses in 11 and 12, Naaman mentioned I and me 5 times. Can you imagine that? I, me, I. Naaman mentioned 5 times the words I and me. Alam niyo mga kapatid,
how self-focused he was, no? Para bagang sinasabi ni Naaman, I deserve this time. I deserve a personal audience. I deserve to be given service. I deserve a cleaner river. I deserve the healing I need. Sobra yung sense of deservingness ni Naaman. Reklamo siya, bakit dito sa Jordan River? Eh, sabi niya, mas malinis pa naman yung river sa Damascus and Abana and Parpar. Bakit dito ako pinapalubog sa napaka putik na river? Right? I deserve his time. I deserve a personal audience. I deserve to be given service. I deserve a cleaner river. I deserve the healing I need. Matindi yung kanyang deservingness. Brethren, there here is a stern warning and a great encouragement to all of us. God opposes the proud but gives grace to the humble. Lagi nating tatandaan, wala tayong pagmamayabang sa Panginoon. Right? Ano ka ngayon, anong meron ka ngayon dahil sa biyaya at habag ng Panginoon niya? Wala tayong dapat ipagmayabang kay Lord. Ano man ang na-achieve mo ngayon sa buhay mo, ano man ang estado ng buhay mo ngayon, wala tayong dapat ipagmayabang dahil ito'y habag at biyaya ni Lord sa buhay natin. Dumating tayong walang-wala, aalis at aalis tayo sa mundong itong walang-wala. Lagi nating tatandaan yan. Alright? God set himself against the proud because pride makes us self-centered. No? Itong mga pride natin, masyadong self-centered yan. And it leads us to conclude that we deserve all we can see and touch or imagine. It creates a greedy appetite for more that we need. Pride can subtly cause us to no longer see our sins and need forgiveness. Let me proceed to the third symptom. The third symptom is exaggerated expectation to receive special treatment. What's the cure? Don't think you are better than you are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. You know, General Naaman already had a mental picture. Meron na siyang idea paano siya pagalingin ni Elisha. Now, meron na siyang mental picture how he was supposed to be treated by the prophet Elisha. Don't think you are better than you are. No, be honest in evaluating ourselves, measuring ourselves by the faith God has given us. Paul is not saying here that we should think of ourselves too little. Hindi po sinasabi ni Paul yan. But healthy self-esteem is important. But what he is saying is not to have an exaggerated idea of ourselves. We should not think that we are better than we are. We are called to be honest. We are called to be modest and realistic in evaluating ourselves, serving Him according to the capacity God has given us to serve. We are not above others on the account of abilities, aptitude, or accomplishment because in God's kingdom, mga kapatid, we stand on equal footing. We are God's servants. That is who we are. So, alam nyo ba na there was a time si Muhammad Ali, no? Inabutan nyo ba yan? Si Muhammad Ali? Ha? Siguro yung mga lolo ninyo, ano? Inabutan nila ni Muhammad. Yung sa kasikatan ni Muhammad Ali, grabe yung pride niya, no? So, one time, sumakay siya ng eroplano. Nung pa-take off na yung eroplano, sinabi ng flight stewardess sa kanya, please fasten your seatbelt, sir. Sabi niya kay Muhammad Ali. No, Muhammad Ali looked up proudly and snapped. You know, some Superman doesn't need no seatbelt. Sabi niya sa flight stewardess. You know, without hesitation, the flight stewardess told him, no, sabi niya, Superman don't need airplane. Right? So, napahiya si Muhammad Ali. Right? If we see ourselves as someone indispensable,
Now, mga kapatid, Impact Church family, sana wala rito sa atin, even online, no? Huwag nating isipin that we are indispensable. Alam nyo, kahit wala tayo sa simbahang ito, ang Impact Church ay magpapatuloy. Because ang Impact Church ay gawain ng Panginoon. Hindi natin gawain ito. You know, pastors come and go. Members come and go. But Impact Church will continue. Nobody is indispensable. Okay? I realize that because yung calling ko bilang pastor is eternal. But my position as your DMS is just temporary. I'll be stepping down effective last day of August 2025. I don't know where the Lord leads me then, but I need to step down. So my position, my ministry assignment is just temporary. But my calling as a pastor is for life. Ganun din po tayo mga kapatid, no? That's why nobody in this church is indispensable. Impact Church will continue. Impact Church will continue to impact itself to the community and beyond without us. Because this is God's ministry. Now, mga kapatid, if we see ourselves, Impact Church family, as someone indispensable, someone the church cannot go on, we have a big problem. Bakit? Take note of this. Alright? Nothing destroys relationships in the church faster than the sin of pride. Impact Church family, my question is, how do you see yourself as part of this church? Paano ba tinitingnan ang sarili mo bilang kabahagi ng simbahang ito? As a Christian with an inflated idea of his importance cannot serve the Lord joyfully and effectively. Kung masyadong we're feeling natin, you know, feeling important tayo sa loob ng simbahan, I tell you, we cannot serve the Lord joyfully and effectively. Lahat po tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon. We serve with the joy of the Lord in our hearts. Let me proceed to the last but not the least. End up in anger, rage when you do not get your way. James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up in honor. Now, when his expectations were unmet, when things did not go on his way, anong nangyari? Naaman lose his temper. You know? Alam nyo ba na pangit tingnan ng isang matandang nagtatantrums? Correct. Di ba? Nakakasagwa tingnan. Okay kung bata yan, maintindihan mo, bata yan eh. Pero yung matanda na, nagtatantrums pa. Di ba? Parang nakikita mo na matandang may diaper. How would you describe an adult individual na nagtatantrums? Itong ginawa ni Naaman. Nagtantrums. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Ganun ba tayo kay Lord? Kapag hindi natin nakuha yung gusto natin sa Panginoon, nagtatantrums tayo? Sinasabihan natin si Lord, hindi na ako magsimba sa Impact Church. Ha? Paparamdam ko sa iyo, Panginoon, na masama ang loob ko sa iyo. No? Tapos, bagsak natin yung pintuan. Dadabog-dabog tayo. Di ba? Nakapangit tingnan talaga. Kaya itong ginawa ni Naaman. He loses his temper. This is one of the strong manifestations of entitlement. Kapag hindi napagustuhan, nagtatantrum sa God. Di ba? Typical na babagsak yung pinto, magdadabog-dabog, no? Hagis yung mga plato, buti na lang tupperware yung plato. Di ba? Eh kung Corellian, edi eh, sayang. Alright. So mga kapatid, you easily get angry when others do not meet your expectations. You easily get irritated when you do not get your own way. Di ba? Hindi nangyari yung gusto mong mangyari, kaya nagagalit tayo. It's a good thing
that he had soldiers, di ba? Siguro yung mga soldiers, takot din kay Naaman, kaya wala na silang nagawa, kundi pinagsabihan yung kanilang boss. Sabi niya, if the prophet had asked you to do something hard and heroic, wouldn't you have done? Sabi niya. So why is that a simple wash and be clean? Oh, so, buti na lang this time, siguro napaisip si Naaman, sinunod niya. And eventually, anong nangyari? Gumaling agad. Alam niyo ba yung healing kay Naaman dito? It was instant healing. After 7 times. That was the instruction to dip, to wash. 7 times. 7. So dapat pag sinabi mong 7, huwag mong gawing 6 o 8. Siguro, sabi ni Naaman, gawin kong 8 para sigurado. Di ba? Hindi pwede kasi the instruction given was 7. Dapat sumunod. Alright? Oh, kasi tayong mga Pilipino may pagkasigurista eh. Gawin kong 8 para sigurado. Kasi pag 8 pala, bumalik yung ketong. Laking problema. Di ba? Eh, sabi kasi ni propeta, eh, 7 lang eh, bakit mo sinobrahan? Eh, para sigurado, prophet. Di ba? Oh. So, mga kapatid, may lesson din tayo sa obedience dito. Ano? Pag sinabi ni Lord, 7, 7. Di ba? Huwag nating pasobrahan. 7 lang hiningi ni Lord. Kaya 7 rin. Alright. Impact Church family, at the heart of entitlement is the sin of pride. Lagi nating tatandaan yan. At the heart of entitlement is the sin of pride, and the cure for entitlement is true humility as demonstrated by Christ Jesus our Lord. In everything, no, pakita natin yung ating humility. Alright? Huwag tayong maging entitled. No? I deserve this, I deserve that. No? Ayaw nating pumila. Di ba? Oh. Sa daan, gusto natin, tayo mauna. Okay, ganon. Ayaw ba nating nauunahan, nagagalit tayo kapag na-overtikan tayo sa sasakyan? Di ba? Ganong mga attitude. Kaya sabi nung pastor sa akin, alam mo yung DMS, yung sasakyan ko, hindi ko nilalagyan ng logo ng Kamakop. Bakit? Kasi mahilig ako magsingit-singit, DMS eh. Sabi ko, napaisip din ako, ano? Kaya yung sasakyan ko, wala ring logo. Baka sabihan mo, klaseng Kamakop pastor ito. Oh, diba? So mga kapatid, ano? At the heart of entitlement is the sin of pride. Lagi nating tatandaan yan. And ang lunas nito is true humility. Alam niyo mga kapatid, mahirap kasi lahat tayo may pride. Di ba? It takes Christ that is in us, no? That allow Christ to take full control of our lives that we will experience what is true humility is all about. Okay? Now mga kapatid, let's recite this thing, no? In your relationship, okay, who, being a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking a very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So mga kapatid, in our relationship with one another, have the same mindset as of our Lord Jesus Christ. Let's show our humility to each other, no? Especially sa loob ng simbahan. Now my challenge to all of us, just like the Lord Jesus Christ, let's continue to waive our rights, okay? Because our relationship is more important than our personal rights. Second, welcome a life of service. If you consider yourself as God's servant at His disposal, then there is no room for pride. Kung ang tingin natin sa sarili natin ngayon ay tayo ay lingkod ng ating Panginoon, dapat walang puwang. Wala nang puwang ang pride sa puso natin. Dahil tayo'y handang maglingkod sa Panginoon at sa simbahan ng ating Panginoon.
ang panghuli, let's continue to walk in true humility. No? Kahit hindi, kasi alam nyo itong attitude na ito, yung pag-uugaling, pagiging humble, hindi mo pwedeng sabihin yan. No? For example, Pastor Olim, how would you describe yourself? For example lang, Pastor, ha? Hindi naman pwedeng sabihin ni Pastor Olim, I am very humble. Right? Because the moment you say it, you lose your humility already. Let others say that. No? Dapat makita sa buhay natin, hindi na dapat nating sabihin na meron tayong humility. Alright? Let people, dapat nakikita sa buhay natin the way we talk, the way we react on things, sa araw-araw nating pamumuhay, nakikita yung pagka meron tayong mababang loob sa ating pamumuhay. Let's come to the Lord. I know na in some way or another, guilty tayo ng entitlement because entitlement is one of the many relationship destroyers. No? Bakit nasisira yung relationship natin sa family, sa church, sa workplace? Because of entitlement. Let's come to the Lord in prayer in preparation for our Holy Communion. Let's come to Him. Let the Lord search our hearts. And Lord, ngayong umagang ito, lubos ang aming pasasalamat for allowing us to reflect once again, Lord, sa inyong salita in 2 Kings chapter 5, verses 1 to 14. It's all about the experience of General Naaman, Lord. He is so entitled because of his position, his achievement. He has his own expectations, Lord, that he will be treated this way. I deserve this way. I deserve. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming nagsusumamo, nagpapakumbaba. Hindi namin kayang tumingin sa langit. Yuyuko namin ang aming mga ulo. Kung pwede, Lord, dagukan pa namin ang aming mga dibdib at sabihin sa inyo ngayong umagang ito, mahabag po kayo sa amin, O Diyos, dahil kami makasalanan. Lord, wala kaming dapat ipagmayabang sa inyo. Kung anong meron kami ngayon, kung sino kami ngayon, kung anuman ang tinatamasa namin ngayon, ito'y dahil sa inyong biyaya at habag sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa aming patuloy ng aming Kristiyanong pamumuhay, napakaraming mga pagsubok, pinagdadaanan na aming nararanasan, O Diyos. May mga pagkakataon na parabagang gusto na naming sumuko, pero nariyan ang iyong biyaya at habag, Panginoon, na patuloy na aming nararanasan. Probably ang iba sa aming Panginoon ay nanlamig na sa aming mga pananalig at pananampalataya. Maraming karanasan na hindi po namin kayang maarok, hindi namin kayang maipaliwanag na bakit kailangan naming pagdaanan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming humihingi ng inyong biyay at habag sa aming mga buhay. Alam namin, Lord, sa nakarang araw at linggo, may mga bagay kaming nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Kaya Panginoon, kami ay patuloy na lumalapit sa inyong trono, humihingi ng inyong kapatawaran. Linisin niyo kami muli, O Diyos. Patawarin niyo kami. Dahil ang sabi ng iyong salita, if we confess our sins before you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya Panginoon, sa umagang ito, salamat sa buhay ni Naaman na sa kabila ng kanyang napakataas na entitlement, sa dulong parte ng kanyang buhay, siya ay nagpakumbaba at naranasan niya ang ganap na kagalingan, Panginoon. Kaya Lord, salamat dahil patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Alam niyo, Panginoon, may mga pagkakataon, warit pakiramdam namin ay napakalayo ninyo sa amin. Napakatahimik ninyo, Panginoon. Nung kami mga
may mga pinagdadaanan sa aming mga buhay. Ngunit ang inyong salita ay hindi nagbabago, Panginoon, nang patuloy niyong presensya, habag at biyaya ay nariyan sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat sa inyong mensahe. Nawa ang inyong mensahe, Panginoon, ay patuloy na mananatili sa aming puso at kaisipan. Ito'y bababa sa aming puso at ito'y maisa sa buhay namin, Panginoon, araw-araw. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Saka amen. Ako po'y naatasan na ako'y maglilid sa banal na hapunan sa umagang ito. Kaya sabi ko kay Pastor Raymond, susulitin ko na po hanggang closing prayer at benediction. Alright, so ginagawa natin ang banal na hapunan tuwing unang linggo. Pero meron tayong Alliance Church na every Sunday, masipag ang kanilang mga deaconess, no, maghanda ng banal hapunan dahil every Sunday, no, ang kanilang, wala namang problema yon. Pero typical Alliance po is every fourth Sunday. So ito ay dalawa sa ating ordinansa. No? We have two ordinances. Ang una po is water baptism at Holy Communion. Naalala ko nung ako'y nasa probinsya pa ako, mahigpit ang Alliance doon sa amin. Yung simbahan ko po ay 80 years old na ngayon. Hindi pwedeng mag-communion ang hindi pa nabautismo. Matindi. Kaya nagmadali akong magpabaptize. Kahit hindi ko pa kilala si Lord, basta nilubog na lang ako. Basta maka-take lang ng communion. Alright, so, but ang punto po rito natin, mga kapatid, ay wala kasing saysay ang isang taong magpartik nito kung wala pa siyang personal na kaligtasan. No? Wala siyang personal na relasyon. Mas may talab ang pagpartake ng communion, pagkain ng tinapay, at pag-inom ng saro kung ang bawat isa ay merong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya iniinyahan ko, kung kayo po ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon, pwede kayong kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ang importante, nauunawaan natin bakit natin ito ginagawa. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo, bakit ba natin ginagawa ito? Why are we doing this sacred sacrament or ordinance? We are doing this for three reasons. Una, we're doing this for commemoration. Jesus said, "Do this in remembrance of me." We remember the covenant we have with God through the Lord Jesus Christ. So, we do this for commemoration. The second one, the second reason is celebration. We celebrate the love of God expressed in this way. While we were wallowing in sin, Christ died for us. So, commemoration, celebration, and the third and the last, devotion. Whenever we partake the Holy Communion, we retell the story of Jesus and His ultimate sacrifice on the cross. This, we shall continue to do this until He comes again. So, three things to remember kapag nagpa-partake tayo ng communion: commemoration, celebration, and devotion. So, I'm requesting, will be to the one to distribute. Okay, Pastor Raymond and the leaders of the church. Kung nais po ninyong magpartake ng Holy Communion, kubuha kayo ng tinapay at ng saro, then balik kayo dyan sa inyong upuan, antayin po natin ang iba upang sabay-sabay tayong kumain ng tinapay at uminom ng saro.
Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa isang pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin bilang simbahan. To celebrate and commemorate the death of our Lord Jesus Christ more than 2,000 years ago. Salamat Lord dahil ibinigay mo ang iyong buhay na bayubay sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Alam namin, Lord, na kulang ang aming mga salita para ipahayag sa inyo ang aming pasasalamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay niyo po sa amin. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us now partake the bread. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let us now partake. Lord, we thank you for the assurance that you have given us. You have said in your word that without the bleeding, with the shedding of blood on the cross, there is no forgiveness of our sins. We thank you, dear Lord, that indeed there is the assurance that you will clean us, forgive us for all our shortcomings before you. Panginoon, sa aming patuloy na kristyanong pamumuhay, dalangin namin, Panginoon, ang inyong biyaya at habag na patuloy naming maranasan araw-araw. Balik trabaho, eskwela, saan man kami, Panginoon, nawa makita ng mga tao sa aming paligid na meron kaming buhay na pananampalataya. Lord, salamat sa walang humpay na inyong katapatan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Na kami, Lord, ipatuloy na mananatiling tapat sa inyo, tapat sa inyong salita, tapat sa gawain ninyo, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen sa amen. Makakaupo na po tayo. Alright, so, hindi pa ako bababa. Ngayon, meron tayong installation ng ating mga bagong manggagawa, no? May isang bago, hindi na yan bago, no? Pero bago dito sa simbahan ito. Pero hindi na siya bago sa distrito po natin. Sige po, we'll have a pastor's installation gaganapin natin ngayon, ano? Hinihiling ko si Reverend Joji Roy Alangkas Lumawan. Ayan. Memorize ko yung pangalan niya dahil classmate ko yan eh. Alright, so pangalawa si Pastor Angela Kamota. Pastor ang tawag ko dahil wala namang pastora, no? Doktor, doktora, walang ganon, no? Doktor lang. Alright, so we thank the Lord for this opportunity to install our new workers dito po sa Impact Church, no? Si Pax Joji, I would be your sports missionary. All right.
Alright, so si Angela, ano ba ang designation ni Angela? Campus missionary rin. So may isang sports, may campus. Alright. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Alright, thank you. Alright, so mga kapatid, God by His Holy Spirit calls men and women to serve Him and to continue the work of His Son, the Lord Jesus Christ, in this world as He calls His servants. So, ngayong umaga, we are witnesses of the work of God in calling such workers in the ministry as we install them as your official workers dito sa Impact Church. Now, this is my address to both of you, Pastor Joji and Pastor Angela. Do you, in the inner recesses of your being, have the deep-seated conviction and persuasion that God has called you to serve Him as a minister of the gospel and the shepherd of the flock of God? Will you commit yourselves to the discipline of studying God's work, working in the Spirit, behaving circumspectly so that you become a model what it means to be a disciple and servant of the Lord Jesus Christ? All right, so will you now claim the all-sufficiency of Christ Jesus our Lord and by the enabling power of the Holy Spirit so that you may serve the Lord with effectiveness, zeal, and dedication and make these commitments in the presence of God and this congregation this morning? Okay. So as God calls His servants, He bestows on them His grace, enabling that they may serve Impact Church and proclaim the saving gospel of our Lord Jesus Christ. So ang inyong pastor po, no? Si Pax Joji, matagal na pong sinertify yan. He is already an ordained minister. Si Angela naman po ay dumaan po siya sa proseso, no? Hindi naman po na nautusan si Angela bumili ng suka, pag-uwi ay pastor na. No, hindi po ganoon. Meron tayong requirements, nag-exam po siya, no? Interview at sa awa ng Panginoon na ipasa naman po ni Angela. Kaya sinertify po siya, no? At saka kinonfirm po ni Bishop Cajes ang kanyang CML. So ito po ang aking pastoral charge. Pastor Joji and Pastor Angela, I strongly but humbly charge you both as under shepherd of the flock of the living God, even our Lord Christ Jesus, with positive and sovereign words, be a man of woman of faith, of moral courage, unquestioned integrity, of moral and spiritual knowledge, of self-control. I strongly but humbly charge you to give diligence to make your calling very sure. You may never stumble or fall away from your heavenly calling as God's under-shepherd. I charge you both to learn to be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, because your labor of love will never be useless in Him. So I charge you both never be tired of and weary in well-doing, for in due time you will reap an abundant harvest if you faint not and quit not. So Pastor Joji and Pastor Angela, will you promise before God and before this congregation, these members and friends, that even in the most threatening and distressing situation, will you learn to persevere, to be steadfast, immovable, and faithful in your calling as God's under-shepherd? Okay. So I would like you both to kneel down. Kaya lang? Okay. Sorry, hindi ako na ka-inform na kailangan may pillows pala, no? Di bali, 30 minutes lang naman. Alright, sige po. So, lalagyan ko po sila ng langis sa kanilang mga ulo. This oil is a symbol of the Holy Spirit, and the anointing of oil signifies a prayer act asking the Lord's release upon a person of empowerment of the Holy Spirit sa buhay ni Pastor Joji at ni Pastor Angela. Ako, missing.
excuse me, Mon. So ito po ay nagsisimbolo noon yung presensya ng ating Panginoon. Lord, it has pleased you to choose and put this servants into position of leadership as campus missionary and sports missionary, Pax Joji and Pastor Angela. Lord, we pray that they will continue to fulfill their responsibilities to be worthy examples to your people and to do humbly works of service. That both of them, Lord, be ready teachers of your word and to intercede by name to those who put under their care so that your work, your ministry here in Impact Church and the establishment of your kingdom may greatly prosper and your name be blessed and honored. I'm requesting pastors or key leaders who are here to please come here in front, I mean. And lay your hands to Pax Joji and Pastor Angela. And requesting the congregation to please rise and extend your right hand to Pastor Joji and Pastor Angela. By my humble position as a minister of the gospel and being empowered by the writ of the appointment by Bishop of Camacuac, Bishop Eduardo C. Cajes, as your Metro Manila District Ministry Supervisor, I now install Pastor Joji and Pastor Angela to their position of leadership as campus ministry and sports missionary with fervent hope and prayer that they will continue to discharge their functions with all humility, consistency, and productivity resulting to the growth of Impact Church in particular and that of Camacuac in general. Heavenly Father, we rejoice in what you're about to do in the lives of Pastor Joji and Pastor Angela as they respond to your calling, O Lord. This morning, Panginoon, they stand on the threshold of lifetime of ministry. Panginoon, Lord, that you will use them way beyond their highest expectation. We know that you are able to do far more abundantly beyond all what we ask or think according to the power that works within us. Ngayon, Panginoon, we pray that you will just bless them, use them in the sports ministry and even in the campus ministries, Panginoon. Lord, we pray that you will keep them, each one of them, Lord, clean from the midst of a corrupt generation. May they continue to shine their lights in the midst of a darkened world. We pray, Lord, that you will use them with effectiveness for your glory and honor alone. Your word tells us that when you call us to do anything, you will always provide the resources needed, O Lord. We are excited to think how desperately they are needed, Lord, who are committed to the gospel of our Lord Jesus Christ. Lord, keep them on their knees, learning and experiencing the power of prayer. Give them the passion to live out the great commission expressed in church planting in intentional discipleship. Help them, Lord, to pursue the Lordship of Christ, deeper Christian life and mission. Panginoon, as a good shepherd, go before them. Lead them in a path to do your will and to do it courageously. Lord, we are asking, keep them from sin. In their success, O Lord, prevent them from believing their own press reports. And humble them, O Lord, under the mighty hand of God. Multiply their giftedness to extend and reach the body of Christ,
reproduce in its individual the body of Christ, the heart of Christ, and the life of Christ. Lord, we join our hearts to that together this morning. We dedicate to you Pastor Joji as our sports missionary and Pastor Angela as our campus missionary as well. Lord, we dedicate them to you and commit them to you, Lord. We ask all these things in the sweet name of Jesus, our Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King. Amen and amen. God bless. Angela. All right. Congratulations. Pax. Manatili po tayong nakatayo. Dakilain ka sa buhay.
umagang ito, lubos ang aming papuri at pasasalamat. Dahil sa puntong ito, Lord, alam po namin, nasamba ka namin sa umagang ito. Salamat, Lord, sa inyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. Sa kabila ng anumang mga pinagdadaanan namin ngayon, bilang personal, individual, pamilya, trabaho o negosyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy po ninyong ipadama ang inyong wagas na pag-ibig, ang inyong kadakilaan at katapatan sa buhay namin, Panginoon. Alam namin, Lord, na merong dahilan bakit kailangan namin pagdaanan ng mga bagay na ito. Na sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, alam namin, Lord, na nariyan pa rin ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Itong mga pagsubok na ito, Lord, ang mga kadahilanan kung bakit kami na patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya sa inyo. Nais po namin i-commit, Lord, itong panibagong linggo. Salamat sa buwan ng July. Paano nyo kami iningatan, ginabayan at pinagpala, Panginoon. At ganun din, alam po namin, patuloy nyo kaming ingatan, gabayan at pagpalain sa buwan ng Agosto, Panginoon. Di man namin alam anong mangyari sa buwan na ito, ngunit ang aming buong pananalig at pananampalataya ay nariyan sa inyo. Lord, simula bukas, balik trabaho, eskwela, ang karamihan po sa amin, buong linggo nawa, Panginoon, ay patuloy naming maranasan ang inyong presensya, Panginoon. Salamat at dismiss us with your love and with your blessing. As you go from here, may God the Father, Christ Jesus our Lord, give you grace, mercy, and peace. Do not let your faith or your witness grow cold. Remember, God's gift of faith is like a flame. When the embers of that flame have cooled, you must fan them again to keep them ablaze. So remember what you have been taught, what you have experienced. Live in such a way that all who know you may see the light of God reflected in you. May the grace of God, the love of Christ Jesus, and the presence of the Holy